naman. Ikaw ang... Ang content natin ngayon ay i-explain ko sa inyo kung ano yung difference ng Philippine school pati ng Japanese school. At magsisimula na yung English class namin, no? Mamaya ako i-explain. After nito, i-explain ko na isa-isa. Okay? Cut muna tayo. Kakatapos lang ng first subject natin, no? Una sa lahat, siyempre ang kakaiba, kaklase, kasi Hapon. Pangalawa, teacher, kasi Hapon. What's up ulit mga kasalmon? Kakatapos lang ng second subject. Tutuloy ko mamaya yung about sa school. Pinagkaiba lang school dito sa Japan at pinagkaiba lang school sa Pilipinas, no? Tutuloy ko mamaya kasi medyo maingay pa. Magiging start na yung geology class namin, no? Hot muna tayo. Gusto mo mamamatay? Ato nani? Maya mo ipipe niya. Eh? Maya mo ipipe niya. Gag! Pero mo na siya bete mide? Mahal kita. Uwe! Uwe! Ito nani genus ka? Ano, half です, half. Half na no half you? Philippine to, Nihon no half です. Philippine siya bete rin? Skoshi lang. Tado! Ito shumi o onegashimasu. そう見えますね。いや、趣味お願いします。趣味はゲームと食べることです。まあね、そうですね。すぐわかるよ。You spelling ng Ayumi me AI po. あ、フォローにポコさ Instagram な。フォローにポコ dito。kasama ko yung mga hype biscuit ko pa, no? What's up, motherfucker? Ito, ito, film mo, sabihin mo kasi. Ah, po na mo! Bobo! Hi, Bobo! Bobo, de Filipino. Filipino, shabete mi kasi. Mahal kita. Hoka wa? Na? Yuka! Ako ay? Mapo. Nani? Na kago? Ako ay? Marupok! Marupok! Ikaw ay? Marupok!喋ってみて。あ、おめ喋れない。I can't speak Tagalog。あ、でもちょこっとだけ。ちょっとだけ。いいよ、どうぞどうぞ。おたくも。しげぱしげぱ。あのグストも。いさぱいさぱ。あらばさあこう。たくもまたいかな。ダメだよそれ。Tamang aral lang, no? Itong mga to, oh. Itong mga to kung ano-ano pag-uusapan. Lunch time na namin, no? Nabihan kami na mag-aaral kami. Tamang kwentuhan lang kami, no? Yari na naman tayo kay mama pag napanood ko. Ayan, no? Ang ingay! Nung kakatapos ko lang po kumain, no? Say something in Filipino. Tag na magago! Bobo! Mahal kita. Gusto mo mamatay! Utut! So ito, magsisimula na yung fifth subject namin, no? Physics. Cut muna tayo. What's up ulit mga kasalmon? Nandito ako sa physics room. Kakatapos lang namin. Pwede na kami umuwi. Diyos ko po, apat lang kami dun. Buong one year, apat lang kami dun. So tamang tambay muna tayo sa classroom, no? Tapos doon ko na i-explain kung ano yung pinagkaiba. Ano yung pinagkaiba ng Japanese school pati ng Philippine school. So, ito, pauwi kami ngayon. Ayan, bawal pala magstay. Bawal magstay sa classroom kasi nga exam kami sa Wednesday. Ito muna yung vlog ko, bali next week na ako magvlog kasi nga exam na namin sa Wednesday until Friday. Kailangan ko mag-aral. Hindi muna ako makakapag-vlog. Bali next week na ako makakapag-vlog. At sumabay-bay na lang po kayo. Please wait. Kasi kailangan talaga tong test na to. Kailangan kong ipasa. Kailangan ko ipasa, no, para sa college. Sa August kasi may entrance exam kami, no. May entrance exam kami dito sa Japan. Eh, hindi pa ako nakakapili kung saan
college siya pupunta. Mataba. Ikaw mataba? Ikaw mataba natin o. Nani sa'yo? Nani sa'yo? Sito ko mataba natin. Mga tito同じだよ. Baboy. Sumay dyan. Mataba da na. Mataba da na. Mahal kita. Ako? Ikaw mataba. Okay ka? Yung biyahe ko bago makauwi. Pagkauwi na pagkauwi ko, sisimulan ko na i-explain sa inyo. Cut muna tayo. Paano nga ba't eh? What's up sa inyo mga kasalmon? Kakadating ko lang ng bahay, no? Ito nga, kanina, wala na ako ng oras mag-record kasi bala ko pagtapos ng school namin. Kaso, bawal pala mag-stay kasi nga, kailangan maaga umuwi yung mga estudyante. So, naisipan ko, dito na lang ituloy sa bahay. At, sige, at simulan na natin. Okay. Una sa lahat, uniform. Yung mga nakikita nyo sa anime, ganun. Ganun yung uniform dito sa Japan. Dalawang uniform yung meron dito. Dalawang uniform yung meron dito sa amin. Merong pang summer, merong pang winter. Yung pang summer ay nakapolo lang kami, tapos yung pantalon namin manipis. Pwede din magsuot ng polo shirt, dapat plain white. Yung summer uniform naman namin ay nag-start ng mga May at hanggang October. Tapos pag October na, doon na magsisimula yung winter uniform namin. Doon na yung kailangan ng blazer, doon yung kailangan ng necktie. Diba? Pati yung pantalon namin, medyo makapal na. Pilipinos, di ba para ano lang sa atin, polo lang tapos pantalon, okay na! Ang next naman ay schedule. Sa Japan, 6 subjects lang kami everyday. Tapos, sa Pilipinas naman, sabi natin mga 8. Hindi ako sure, mga 8 ba? Nag-start yung klase namin by 8:45. Tapos, yung lunch break namin ay 12:35. So, yung 4 subject na yun, dire-diretso. May ano naman kami, may break time kami, bali 10 minutes lang. After isang subject, 10 minutes break. Tapos, din naman sa school ko dati. Hindi ko natanda, hindi ako sure. Sabi natin, sa umaga, 2 subject, tapos recess. Tapos tatlong subject, tapos lunch na. Tapos dalawang subject, uwian na. Dito naman sa amin, 4 na subject sa umaga, tapos lunch time, tapos dalawang subject pa, tapos uwian na. Unless na lang kung may club ka, bali makaka-uwi ka ng mga 6 to 7, ganun. Ito naman, yung rules dito, yung rules sa school. Madaming bawal sa school namin, no? Bawal mag-pierce, bawal maghikaw. Iko-confiscate yung hikaw mo pag nakita. Tapos, ibabalik yung hikaw na yun sa graduation day mo. Bawal din may kulay ng buhok. Kasi pag nakitaan kang may kulay ang buhok, papauwiin ka sa inyo para lang kulayan ng itim. Di ba sa atin sa Pilipinas, yung ibang school pwede may kulay buhok? Mga senior high school. Kasi nakikita ko yung mga kabas ko, may mga kulay yung buhok eh. Bawal din mag-jacket. Hindi katulad sa atin sa Pinas. Alam mo yun, di ba? Pwede kang mag-jacket ng kahit ano. Dito naman, bawal. Iko-confiscate din nila. Tapos, bawal din mag-cellphone habang nagka-klase. Siyempre, bawal. Hindi ko alam sa Pilipinas, ha? Alam ko yata pwede sa Pilipinas mag-phone kahit nagka-klase. Iko-confiscate yun pag nahuli ka ng teacher. Yung na-confiscate sa'yo na gamit, ibabalik sa'yo after school. Pero bago yun, bago ibalik sa'yo, kailangan mong magsulat ng apology letter. Sabihin natin, Hanseibun. Kailangan mong magsulat nun, medyo mahaba pa. Siyempre, kailangan Japanese pa. Tapos dito naman, pag pumunta ka ng CR during class, imamark ka ng late. Katulad sa akin, hindi ko alam kung imamark ka ng late. Pag hindi ka nakabalik within 15 minutes, imamark kang absent. Pag sa school, lagi kang late, di ba? Umaga, lagi kang late sa umaga. Pag na-late ka ng 5 beses, papasulatin ka na naman ng apology letter. Siyempre, kailangan mo isulat dun. Hindi, gigising na ako ng maaga, ganun. Tutulog na ako ng maaga. Para hindi malate, ayun yung mga isusulat mo, no? Tapos bibigyan ka pa ng mga homeworks, like madami. Mga ilang pages, 4 na pages na homeworks, no? Baliktaran pa yun. Ito pa, pag nangopya ka sa test, tapos meron ka pang ibang nagawang kasalanan na hindi ka tanggap-tanggap, masususpend ka, 1 to 2 weeks. Alam mo yung nasa isang room ka lang, balik, kwento lang sa akin ito ng kaibigan ko. 1 to 2 weeks expend. Ah, expend? Ano daw? Expend?
1 to 2 weeks suspend, no? Nandun ka lang sa isang room. Susulat ka araw-araw. Sa loob ng 1 to 2 weeks na yun, ng apology letter, bibigyan ka ng ano din, ng mga works, ganun. Dapat tapusin mo yun sa araw na yun. Tapos, bawal mong kitain yung mga kaklase mo. Kasi nasa isang room ka lang, like yung teacher lang yung kasama mo. Yun yung kinuwento sa akin, ha? Basta masususpend ka ng 1 to 2 weeks pag may nagawa kang hindi ka tanggap-tanggap na masususpend ka ng ganong katagal. 1 to 2 weeks, yung ibabase sa kasalanan mo. Sunod, students discipline, no? May mga estudyante dito na sila na yung maingay. Pag napagalitan, nakikipag-away pa sa mga teacher, no? Alam mo yun, kulang na lang magsuntukan. Fight! Sa atin sa Pilipinas, syempre, kahit pa paano, alam mo yun, may disiplina. May disiplina tayo, may mga respeto tayo sa mga teacher, di ba? Alam niyo yan. Pero hindi ko lang alam sa iba, no? Hindi ko lang alam sa iba. Meron din mga nagka-cutting dito. Buti pa ako, hindi nagka-cutting. Ni isang beses, hindi ako nagka-cutting. Basta, hindi ako nag-cutting. Never pa ako nag-cutting. Pero syempre, may mga ibang Japanese din naman na mababait dito. Mga disiplinado din naman kahit pa paano. Kasi napapansin ko, kung ano yung trato ng teacher sa kanila, parang nagbabago yung ugali nila dun sa teacher. Kung mabait yung teacher sa sa'yo, mabait din sila sa'yo. Parang ganun lang. Next naman is yung transportation, no? Yung iba dyan, mga may service. Sa Pilipinas, may mga service. Yung iba, ano, nagka-tricycle. Yung iba, nag-jeep. Dito naman, yung transportation namin, subway train, ganon, train, bus, ganon. Wala, mayroong service dito, alam mo yun. Pero, alam mo, mga international school. Eh, public school lang naman yung sa amin. Ay, ako naman, yung transportation ko, yung subway. Tapos maglalakad ako ng mga ilang minutes. Yung mga, tapos yung mga tao namang malalapit sa school, binabike na lang nila papuntang school, no? Tapos kami namang itong mga malalayo, gumagamit kami ng train. Subway train, bus, gano'n, naglalakad pa. Medyo masaya din naman kahit pa paano. May mga oras lang na tuwing umaga, alam mo yun, sobrang sikip sa lalo na pag rush hour. Lalo na pag yung nakasiksikan mo, no, yung katabi mo, napakalakas ng putok, yung ikatlong level na ng putok. Anong tawag doon? Baktol! Grabe! Hindi na nakakatuwa yung amoy. Bali, sinusuntukan eh. Next naman is yung mga subjects, no? Ito naman sa Pilipinas, syempre, marunong ka na mag-English. Mag-Tagalog, para lang matuto sa mga lessons nila, no? Hindi mo na kailangan mag-adjust. Dito naman, alam mo yung lahat ng subjects in Japanese. Magkailangan mo mag-adjust talaga. Kailangan marunong ka mag-Japanese. Mayroon mag-Japanese, magbasa, magsulat, magsalita. Marunong ka magsalita. Ayun. Basta, una sa lahat, kailangan mo muna mag-aral ng Japanese, no? Yung mga iba dyan, sa mga nag-aaral ng ibang lingwahe dyan, kaya nyo yan, huwag nyo ako gayahin para ako tanga dati, like, mukha akong weirdo sa school. Galingan nyo pa kaysa sa akin, no? Dapat, yung pagpunta nyo sa school, yung pagpunta nyo sa ibang bansa, dapat marunong na agad kayo, no? Kaya nyo yan, huwag kayong magpapatalo, kaya nyo yan. Kayo pa, kung naman ng Pilipino tayo, eh, naman tayo nagpapatalo sa mga ganyan. Tapos, ayun nga, yung English dito, hindi naman sa pagmamayabang, alam mo yun, yung English kasi dito sa Japan ay, like, madali. Madali siya sa madali. I-compare natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, syempre, alam mo naman sa Pilipinas, mataas yung level doon. Dito kasi, alam mo yun, parang pang-elementary lang sa Pilipinas yung level dito. Mga school na, eto, tulad ng school namin, na pang mga international, alam mo yun, kaya medyo okay yung English na medyo mahirap din kahit papano para matuto, diba? Medyo nag-i-improve din naman yung mga English subjects nila dito kasi alam mo yun, sa 2020 may Olympics nga, diba? Madaming mga foreigner na pupunta, madaming mga taga-ibang bansa, no? So, ayun, hanggang doon na lang muna tayo. Kasi wala na akong maisip na iba eh. Hanggang doon na lang po muna tayo, no? Ayun, nakalimutan ko. Last na vlog ko muna to ngayong week kasi test na namin sa Wednesday. Kailangan ko ng mag-aral. Kailangan ko ng maraming oras para mag-aral, no? Kailangan kong ipasa to kasi may entrance exam. Ano ba to? AO, basta interview, ganun-ganun. Doon i-check yung mga grades mo, no? Itong midterm. Midterm kasi namin yun. Doon ibabase yung grades mo. Kaya kailangan ko talagang ipasa to. Last na vlog ko muna to. Like ngayong week lang. Huwag kayong magalang. Ngayong week lang to. Ipagpapatuloy ko pa to. Hanggang Friday. Siguro mga Friday. Ayun. Friday mag-ano na uli ako. Mag-vlog na uli ako. So magpasalamat nga pala sa 100,000 subscribers, no? Road to 200,000 po tayo. Una sa akin, hindi ako makapaniwala kasi like isang week. One week lang nga. Oh, one week. Like boom. Bam. 100,000.
una 1K, na-expect ko lang yung 1K talaga, no? 1K lang talaga yung gusto kong i-achieve. Pero nagulat ako mga ilang weeks, 1 week, 2 weeks, 100K. So ayun. So ayun, gusto kong magpasalamat sa inyo, no? Tutuloy-tuloy ko to kasi alam mo yun, namomotivate ako lalo. Grabe, wala akong masabi, no? Like, wala talaga akong masabi. So, gusto ko magpasalamat sa inyo, mga salmon or salompas, kung ano man yan, kung ano man gusto nyo yan, no? Basta, ayun, maraming salamat sa inyo, at gagalingan ko pa. More videos to come, and see you on next vlog. Bye-bye.